从艳阳高照到夜幕低垂，二十多名菲律宾学子齐聚在闲置空地临时搭建的行动教室认真听讲。这台行动教室小卡车由台湾打造，让菲国偏乡失学的年轻人能在工作之余接受教育。许多菲律宾民众为了支撑家计无法完成学业，但菲律宾有7000多个岛屿，岛屿间交通往来不便，尤其居住在偏乡的民众缺乏电力和网络资源，他们面临无法继续求学的窘境。这个行动教室巡回偏乡计划由菲律宾社区永续能源及企业发展团队提出，日前在经济部国际贸易局的公益活动里脱颖而出，期盼促成当地弱势家庭孩子的学业，让他们在支撑家计之余也可以同时学习。Meron po kaming curriculum na separate sa curriculum ng formal school. So meron po kaming lesson na 5 learning strands from communication skills, English 1, communication skills 1, Filipino, digital citizenship, critical thinking and problem solving, digital citizenship and life skills.中华民国外贸协会和联合再生能源、华硕和宏基等台湾精品得奖厂商合作，以太阳能板在菲律宾打造行动教室小卡车，车身会有台湾精品标志和台湾精品免费学习等字样。Actually, napakaganda pong experience po nito sa amin na nabigyan ka po kami ng oportunidad na magkaroon po ng mobile classroom na kagaya nito na naipapakita po ng mga learners namin yung kanilang kagalingan sa paggamit po ng computer, which is alam naman po natin na 21st century learners na po sila. In the future, magamit nila ito sa kanilang trabaho at maging makikipag-compete sila.Kahit nakapagtapos sila sa alternative learning system, alam po namin na yung mga lesson, yung mga tinuro namin sa kanila ay madadala nila at maia-apply po nila. 教师表示，学员们多半识字不多，上课必须要配合他们工作之余的时间，并且要更有耐心。